meron akong pangarap na pag sa pamilya ko, pag nagkapamilya ako, kung ano may yung hindi ko nakuha nung bata ako, gusto kong ibigay sa kanila. Bali po kasi, yung chances po kasi dito, hindi naman po ako ma-promote for regularity. After my graduations, bumiyahin ako na Singapore. Nandun ang opportunities ko in order for me to, I could say, fight for a living na magbigay ng magandang kinabukasan ng anak namin. Kasi dito sa, ano, sa Pilipinas, not enough yung, ano mo, yung sahod as being a food server or bartender. So yung wage ko po sa dalawa kong anak, single mother, hindi ko po kayang masustain kung ano po yung kailangan nila. So nag-decide po akong magsumubok sa abroad. Francis Cher Fernandez. Kian Angela Gino Kaipa. Ang pangalan ko po ay si Timothy James R. Cortez. My mom is a flight attendant. I am very happy for her because she is traveling. How about your dad? He also worked abroad. Excited po siyang umalis po tapos sobrang saya niya po. Sana maging masaya po yung mama ko na magkatrabaho na po. May mga pasalubong ba si dad, si papa ko sa'yo? Umuuli na po yung ano, Xbox po. Yung mga mga sapatos po. Mamahaling chocolate po tapos yung mga damit po na galing sa ibang bansa. Diaper and pillows. Saan ang pakiramdam mo na having a mom as a flight steward? How did you feel? Very sad because I cannot see my mother every day. Sometimes I feel that she doesn't love me but she said that she loved me. Ano po, malungkot po. Ano yung nakakalungkot ng kaya? Aalis na po si Papa. Nung pagpasok niya po sa airport, lumuha po yung mata ko tapos nalungkot po. Gaano malungkot? Sobra po. Anong magpapasaya sa'yo? Nag-outing po. Sama-sama po kami. Nung nakarating na po siya sa akin, masaya po ako pag nandito po siya sa Pilipinas. I wish that my dad can find a good work here at Philippines and the same as my mother. Sana po andito na lang siya para kumpleto po kami. Ano po, magtrabaho na lang po sa Pilipinas para hindi na po umalis papunta sa iba't ibang lugar po. Ayun nga ako, na-surprise din ako yung sinabi niya na sana dito na lang ako. So, sabi ko nga, gustuin ko man. Pero wala, di ko pa magawa. Skip sa dibdib. Na-realize ko na mahal nila ako. Kasi minsan hindi kami ganun ka-expressive sa salita. Or minsan kasi pag nasa bahay kami, kulitan lang. Parang kinutok yung puso ko. Sana nga. Dito ako, ganun. Masakit kasi I'm away from her actually. Especially ngayon, narinig ko galing sa kanya. Andun na ngayon, na-miss ko yung childhood nila eh. Pati ba naman yung adulthood na magbibinatara sila. Hindi kasi enough yung kahit sabihin nating high-tech na ngayon, technology. Text, Skype, internet, whatever. Iba pa rin po kasi pag personal mo silang kasama. Love you. Mm-hmm.